Ayan, so ito yung in-install natin na alarm. Ayan, so ito yung parking locator. Kapag nakapark ka sa, halimbawa, mall, tapos hanapin mo yung motor mo, pindutin mo lang to. Ito. Ayan, so magbibip siya. So ito naman yung lock. Pag i-arm mo na siya, pag pinindot mo to, active na yung ano, yung alarm. Diba, pag sinipan nila, yan, magwa-warning siya. Tapos pag inulit pa nila, yun, kulang. Yun, mag-aalam na. Yun, so kailangan mong patayin dito. Kapag ganun. Kasi pati itong remote na to, nagbabibrate siya eh. Nagbabibrate. Tapos pag i-start mo naman yung motor, dito, double click mo lang. Kahit walang susi yan, pwedeng mag-ano, mag-start. So parang keyless na rin siya. May feature na siya na keyless. So double click lang ito. Ayan, so nag-start yung motor. Okay. Susunod nating lalagyan ng two-way alarm yung Honda Click 125 Game Changer. Ayan. So gagamit tayo dito ng Yamaha. Ito pa rin yung brand, Yamaha. Nagbili nung customer natin online. Ayan. Yamaha. Ito yung laman niya. So pare-pares lang naman to, yung mga two-way alarm, pare-pares lang yung laman. Pero yung branding lang, yung pangalan lang yung iba. Ayan, Yamaha. Ito yung kanyang ECU box, yung may antena. O yung balas, sabi nila. So, nandito yung speaker. Yung alarm speaker natin. Tapos, syempre, nandito yung harness. No? Ito yung i-coconnect natin dun sa harness din ng motor. Tapos, meron siyang dalawang remote. Ayan. Ito yung spare. Ito yung main remote niya. Mayroon siyang kasamang AAA na battery. Ayan. So dito yung trigger nung lock niya, unlock, tsaka yung start. Tapos yung locator pag nakapark yung motor. Siyempre meron din kasamang ano yan, manual ito. Ayan. Tapos yung kanyang tape. Okay, so ito yung laman. Pero eh, dito tayo mag-focus kasi ito yung importante dito. Itong harness na to. Pero bago natin install yung alarm, dapat alamin muna natin kung para saan ba itong mga wire na to. Okay, so meron tayong walo dito. 2, 4, 6, 8. Ayan. So may dalawang yellow. Itong dalawang yellow na to, ito yung papunta sa flasher natin. Ayan, i-coconnect natin to sa flasher, itong dalawa, left and right. Okay lang naman kahit magbaliktaran to, walang problema. The next, itong red, ito yung positive para sa supply ng battery. Battery ito, ito yung direct na nakakonekta sa battery. Pwede nyo rin lagyan ng fuse ito. Okay, pero pwede rin namang hindi. Pero mas safe kung merong fuse. And then, ito naman yung black. Itong black, ito yung sa negative ng battery. Okay, or ground. Yan. Black battery, negative terminal. Then yung orange. Itong orange naman, positive din to. Ilalagay lang natin to pero sa ignition switch. Yan. Hindi siya direct di tulad nung red. Itong orange dapat saka lang siya magkakaroon ng supply kapag naka ignition on na yung susian ng motor. And then, meron tayong blue. Itong kulay blue, ito yung trigger nung starter ng motor. So, ilalagay natin to dun sa linya ng starter ng motor para pwede nating pandarin yung motor kahit hindi siya nakasusi. Okay, ito yun. Kulay blue. Itong kulay gray, ito yung kinukunik natin sa pulser o yung tinatawag nating pick-up coil. Okay? So, ang supply nito ay negative. Kaya kapag na-trigger yung pulser, doon namamatay yung motor. Okay, so importante ito na may connect kasi
kung halimbawa nakuha nila yung susi mo tapos pinandar nila yung motor, pwede mong patayin dun sa remote. Kahit nasa kanila yung susi, pwede mong patayin yun para hindi nila maitakbo yung motor mo. Tapos itong kulay pink naman, sa ano din to? Sa kill switch din. Pero yun nga lang, hindi ito ginagamit dito sa... So itong dalawang yellow, ilalagay natin to sa flasher. So yung flasher ng Honda, ito, kulay orange at saka light blue. Yan. Orange tsaka light blue. So, dito natin itatap yung dalawa. So, itong orange dito sa kaliwa. Tapos yung light blue sa kanan. So, alternate lang yung paglagay nyo dito para maigpit. Maganda yung ano niya. Nahila siya. Hindi siya hihiwalay. Tapos itong black, dito natin lalagay sa solid green, ito. Sa Honda kasi yung green, ito yung ground. Itong solid green. So huwag kayong malilito ha, kasi maraming green dito. Ayan, may mga light green. Oh no! Green with yellow, ayan, ang dami. Tapos meron ding light green dito na solid light green. Actually maraming green. Pero itong solid green, ito yung ground. Ito yun. Solid green siya. Hindi siya light. Dapat yung... Pacheck natin na ito nga yung ground. Itong green. Ito. So, gagamitan natin ng test light. Ayan, may test light tayo dito. So, yung isang dulo ng test light, ilagay mo dito. Tapos, kailangan mong isusi, i-IG on para magkaroon ng supply dito. And then, kuha tayo ng positive dito sa may ignition switch dito. Dapat, umilaw yung test light mo para, ibig sabihin, dito yung positive na linya, dito yung negative. Parang ganito. Ayan. So, tinesting natin siya para ma-double check lang natin na ito nga yung negative, itong green. So, yan. Okay na. Next. Isusunod natin itong kulay red. So, ito yung wire galing sa alarm. So, itong kulay red na to, dapat may connect natin to dun sa supply galing battery na direkta. Kahit hindi ka magsusi, kahit hindi mo gamitin yung susi, nakadirekta siya. Ito yung red. So, paano natin malalaman na ito yun? Gagamitan natin ng test light ulit. So, kukuha tayo ng negative na linya dito. Sa green. Yung nilagay natin kanina dito. Yan, dikit natin yung test light dyan. Tapos yung kabilang dulo, lagay natin dito. Yan. So, dapat iilaw yan. Pero kung hindi mo pa alam kung alin dyan, isa-isahin mo na lang. Pag ito yung black with white, hindi umilaw eh. Yan, yung red umilaw. Yung black, hindi. So, yung black with red, hindi rin. So, ito talaga yon, yung direkta. Ibig sabihin, kahit hindi ka magsusi, live siya. Live. Live yung linya niya dito. Dito natin i-connect tong red. Okay, so itap natin dyan. Sunod natin itong kulay blue. So itong blue na to, ito yung sa trigger ng starter switch. Kaya lang dito sa click, kailangan pa natin mag-test kasi yung busina at saka yung starter niya, halos pares ng kulay na light green. Kaya ang gagawin natin, buksan lang natin ng konti tapos i-testing natin. Buti na lang ano tong Honda click, no? Positive trigger din yung starter niya. Pares lang ng Yamaha positive trigger. Pero magkaiba sila ng kulay. Ito,
kunin nyo yung dalawang light green. Actually, itong sa parang yellow green na siya eh. Itong isa light green, basta green din siya. Kailangan nating malaman dito sa kanilang dalawa kung sino yung sa busina tsaka yung sa trigger ng starter. Kasi doon natin ikokonek yung kulay blue. Ito yun, yung galing sa remote. Doon sa trigger ng starter natin siya dapat may connect. Kaso nga lang dalawa yung green dito. Itong yellow green tsaka light green. So, ang gagawin natin, yung test light, lalagay natin sa negative dito sa tinap na din natin kanina. Tapos yung isang dulo dito sa isa. Ayan. Tapos, switch natin yung ignition switch. Ayan. Tapos, magbusina tayo. Kung umilaw to at nagbusina ako, ibig sabihin, trigger ng busina tong kulay green. Ayan. Umilaw siya. So, ibig sabihin, hindi siya yung trigger ng starter. Kaya, ilipat natin dito sa kabila. Itong light green o yellow green. Ayan. So, yung ground natin naglulus lang. So, pag trinigger natin yung starter, dapat iilaw to. Dapat iilaw to pag pinindot ko yung starter. Ayun. So, nag-start yung motor. Umilaw yung bulb. Ayan. So, ibig sabihin, ito yung trigger ng starter. So, isara na natin itong trigger ng horn. So, ito yung trigger ng starter. Ito yung trigger ng horn. Kaya, isara na natin ito. Lagyan natin electrical tape. Okay. So, itong light yellow-green, ito pala yung trigger ng sa starter. Ito yung trigger naman ng horn. Itong yellow-green. Light green. So, itatap na natin yung kulay blue ng alarm dito sa yellow-green ng motor. Okay. So, ang natitirang wire na lang is yung kulay gray at saka yung orange. Okay. So, isunod natin tong kulay gray. Dito na natin siya i-connect sa computer box. Okay. So, sa computer box, dito natin kukunin yung trigger ng kill switch. Itong kulay blue. Light blue na may yellow. Ito yun. Light blue na may yellow. Okay. So, ito yung galing dun sa pulser o yung tinatawag nating pickup coil. Dito natin itatap to. Kasi pag pinatay natin yung motor, masusupplyan to ng negative. Ang supply kasi ng alarm, negative to. So kung sinupplyan mo ng negative tong pulser, mamamatay. Ground siya. Magiging grounded. Kaya mamamatay siya. So yan, balatan lang natin. So itong kulay gray, isuksok na natin dito. Ayan. Para malinis siya tingnan mamaya pag tinakpan na natin. Tapos dito natin siya tatap sa blue with yellow lining. Okay. So itap lang natin. Kung hindi nyo sure na dito talaga nakatap yun, eh, pwede nyo namang i-check doon. Pwede nyo i-check doon sa may mismong magneto. Yung may pickup coil doon. Iti-trace nyo yung wire. Pero dito sa Honda Click, game changer dito yun. Yan. So, isilyado na natin yung mga connection gamit ang electrical tape. Isa-isa na natin. So, ang susunod nating ilalagay pala ay itong orange wire ng alarm. Ayan. Dito natin siya itatap sa dito sa black. Ayan. Itong orange ng alarm kasi, ito yung supply kapag naka-switch on yung susi. So, ititesting muna natin kung saan siya nararapat ilagay. So, ibalik natin itong socket. Tapos, switch on natin itong ignition switch. So, yung test light natin, ilagay natin sa negative.
Yung isang dulo. Dito sa green. Yan. Tapos yung isang dulo dito sa ignition switch. Itutusok-tusok mo lang yan sa terminal kung saan siya umilaw. Pag naka-on, yan, umilaw siya. Dalawang ilaw dito. Yung red. Itong red, ito. Umiilaw. Yan o, umiilaw. Kasi yan, direkta yan. Pero itong black, solid black. Pag pinatay mo yung ignition switch, mamamatay din siya. Yan, tingnan natin. Switch off natin, ha. Switch off mo yung ignition switch, mamamatay dapat. Ayan. So, pag turn on, saka lang siya iilaw. Okay. So, dyan dapat natin ilalagay yung kulay orange. Tara, itap na natin. Okay, thank you. Ayan mga paps. So, gagamit tayo dito ng diode. Itong diode na to para mapatay yung motor. Kasi kung walang diode, hindi daw siya mamamatay. Hindi siya namamatay. Kahit gamitan mo ng susi, tsaka yung remote. So, gagamitin natin tong diode para one way yung daloy ng current. One way. One way, papunta lang dito siya sa black with red stripe. So, ito dapat yung masupplyan para mamatay yung motor. Pero yung supply, manggagaling dito sa black with white stripe. Pero itong black with white stripe, ididikit na natin ngayon dito sa... So, ito yung modification na gagawin. Ididikit ito dito sa solid black. Okay? Solid black. Tapos, pagdidikitin itong dalawa, tapos yung itong kulay silver o yung ano, yung harap ng diode, iko-connect dito sa black with red stripe. So parang ganito. So ididikit na natin dito sa may orange. Subalit at dalawa yung nakakonnect dito sa black, solid black. Itong puwet ng diode, itong likod niya, ito, itong part na to, ito. Kasi ito yung harap niya, ito. Yung harap niya, papunta dun sa black with red. Tapos itong likod, ito yung naka-connecta dito sa solid black. Itong solid black. At saka black with white stripe. Ayan. Tignan natin i-connect yan. Pero dito na lang natin ilagay sa black with white stripe kasi masyado nang marami doon. Pares lang naman yan. Testing na natin yung arm tsaka disarm o yung lock tsaka unlock ng remote dito sa click. I-connect na natin yung ECU niya. Tapos testing natin kung mag-arm tsaka disarm siya. Ayan. So ito yung lock. Wow! Ayan, meron naman. Tapos pag nayanig itong ECU, ayan, meron siyang first attempt. Tapos pag niyanig mo ulit, ayan, mag-alarm na siya. Ayan, maingay, kaya pinatay ko na lang agad. So, gumagana naman. Ayan, sunod naman natin yung start. Ito. Start niya. Ayan, so, nag-start naman siya. Tapos yung kill switch naman niya ngayon, yung pipindutin natin. Yung kill switch niya, halimbawa, kinuha nila yung motor mo, ito yung susi mo nakuha, tapos dala mo yung remote, pindutin mo lang yung lock para mamatay yung motor. So, pindutin natin.
Ayan, tapos mag-aalarm. Mag-aalarm na din yun kasi nga kinuha niya yung motor mo. Pag nilak mo na, mag-aalarm na, maalarma na yung mga tao sa paligid. So, napakaganda nito na investment sa motor. Napaka sulit ang investment mo. So, magpakabit na rin kayo ng ganitong alarm. Okay, Yamaha, pero pwede sa Sounda. Actually, itong Yamaha, brand lang to. Maraming brand kasi itong ano, eh, two-way alarm. Marami, may MSM, may Yamaha, may Motaro, madami. Okay, so yung sa pangalan lang nagkatatalo. So, okay na. Babalik lang natin yung i-mount na natin to, tapos balik na natin yung cover. Okay na, na-testing na natin at gumagana naman lahat. Kaya ang gagawin natin, i-sisilyo na natin to, i-sisil na natin with electrical tape itong harness. Okay? Para safe. Kaya i-sisilyo na natin to. Para safe to. Para malinis din. Tsaka iwas ano na rin. Grounded kapag kumaskas itong insulator dito. Speaker, alarm speaker dito. So, silikin natin siya ng cable tie. Hindi na siya magalaw. Okay na rin, natestingan natin yung connection. Double check na lang natin mamaya pag naibalik natin yung pero sila na magbabalik. Okay, kasi mag-change ulit. So, thank you. And sana may natutunan kayo ngayon sa ating Sunday vlog sa Wirings. Maraming salamat. We'll be right back.